Hindi ko alam kung mapapagwapo ba ako dito o hindi. But anyway, makikita natin to mamaya. Pogi na ulit to. Wow! Si Lakay! Guys, good morning. Dito tayo ngayon sa City of Winnipeg. Nag-day off tayo, nakita nyo naman yung mga nakaraang video vlog natin. Nakasama natin si Mrs. Ang plano namin ni Mrs. eh, maglalakad kami. Mula dito sa bahay hanggang dun sa pagupitan, magpapagupit ako. Tapos kung meron appointment para sa ano, sa ngipin, magpapalinis din ako ng ngipin. Morning routine namin mag-asawa dito. Pagka nandito kami sa, nandito ako sa Winnipeg, sa Gymnasis, doon naman sa treadmill. Ako naman sa labas, parking area, yung mga ako naglalakad. Alright yo guys, dito na tayo sa MacPhillip. Paglakad na kami ni Mrs. ng kita nyo dyan. 3,289, 1.43 miles kung nakikita natin yan. Yan. Kalahati pa lang dun sa pupuntahan namin. So sana maaga-aga kami matapos makauwi kami kagad. Woo! Lakad-lakad din kapag may time mga kaibigan, para sa ganun eh medyo healthy tayo. Yes! Oh, you guys, andito na tayo. Ayan, PCCM, Philippine Canadian Center of Manitoba. May dental Salon de Manila, etc. Yan. Dito yun sa Q18 Street, guys. Sa mga taga Winnipeg. Ito, pwede kayo dito. Merong pagupitan. At meron ding linis ng ngipin. Mula dito hanggang sa bahay, nakalakad kami ni Mrs. ng 6,497. 2.87 miles. 6,000 plus step, tapos 2.87 miles. Did you do vlogging? Yeah, I have a vlog. Yeah, so say hi to camera. Hello. Alright you guys, dito tayo sa Salon de Manila, which is yung favorite na taga-gupit ko, busy-busy yung nandun sa likuran. Siya taga-gupit ko lagi. Since mahaba na yung buhok ko eh, hindi ko alam kung mapapagwapo ba ako dito o hindi. But anyway, makikita natin ito mamaya. Guys, sa mga taga-Winnipeg, Salon de Manila, dito sa PCCM, kung gusto nyong palinis din ang ngipin, and then sa kabila lang yung cordenta. Wala akong pangkape sa kanila, binabanggit ko lang dito, promotion. I don't know what kind of I think just barbers. Something like that, like you, I guess. Yeah, shorter on the sides and longer on the top. Yes, please. Yeah. Thanks. Wow. Ay, si Honey. Tatawag ako sa ano? Oh, sige, subukan mo. It won't take long, at least 30 minutes, right? 20-25 minutes. Yeah, something like that. Right, you guys, yeah, latest update. Kaya namusga kung may nagbago ba sa itsura nila kay. Hindi pa tapos yan, ginagawa pa. Wow! Ayos! Pogi na ulit. Tara, magbayad na ron. Thank you. Thank you, sir. All right. Thank you so much. Yep. Okay, thank you.
Thank you. Oh, okay, sombrero. Tapos diretso tayo guys diyan sa ano? Sa pangipin, alinis ang ipin. Alright, you guys, just to be update lang, andito tayo ngayon sa loob na ng Pearl Dental. At natapos na yung pagpapagupit ko. Papalinis naman tayo ng ngipin ngayon kasi matagal-tagal na tayo hindi nagpalinis ng ngipin. Which is lahat ng mga empleyado rito, Pilipino. And guys, so, antayin ko lang yung aking tawag para naman pagkatapos tayo na, tapos makauwi na tayo agad. Marami rin nag-aantay dito eh. Alright guys, nandito na tayo sa ano bang tawag dito? Te? Cubicle? Sa upuan. Basta upuan ng dental. Just to update lang guys, nakaupo na ako rin. Hindi naman sila masyadong busy ngayon. Walk-in nga lang ako, hindi ako nakapagpabok. Alinis lang tayo ng ngipin. Pagkatapos nito, lakad ulit pa uwi. Yan. Ginamit ko lang yung aking parang benefits ko sa trabaho, sa ngipin, sa dental. Alam mo sa bilang truck driver, may mga benefits dyan na maaari natin gamitin. So, ako, matagal na akong hindi nakapagpalinis ng ngipin. Pero yung family, yung mga bata, sila mami, laging may schedule yung mga yan. Dito rin, sa mga taga Winnipeg, dito sa Pearl Dental, dito sa may Cuitin, may PCCM mismo. Ayan, kung nakikita natin sa labas yung sign doon. So, makikita natin yung malaking sign doon. But anyway, nasa PCCM tayo. At ganang balong musika dito sa gupit ko. Kung bumata ba ako ng kalahating taon kesa doon sa gupit itsura ko kanina. Matagal na rin kasi akong hindi nakapagpagupit din. Ngayon lang ulit. Sa barbero ba? Hindi ko sabihin. Pero sa bahay, meron akong razor. Anak ko na lang gumugupit sa akin pag walang panahon. Since ngayon may panahon tayo. Ang bago naman. Can we do it now? Yep, we can do it now. Yes. Alright, iwan ko muna kayo. Balikan ko kayo mami, mga kaibigan. No? Right, you guys. Hindi na tayo sa kanilang washroom. Tapos na yung linis ko ng ngipin. Mga 30 minutes to 40 minutes din inabot. Hindi na ako nag-video kasi bawal na. Ayaw nila. Eh sabi sa akin, magpabook pa daw ako ulit ng panibago para makabalik. Kasi medyo matagal na yung huli kong pagpapalinis, 2018 pa, eh nag-build up ng kung ano-ano doon sa loob at kaya naman hindi nila malinis. Ewan ko, meron siguro silang oras dito. Sabi, babalik na lang daw ako upang sa ganun tapusin yung iba dito sa may banda rito sa may left. After 3 days, tignan ko na lang kung makabalik ako. Although, libre naman yung kasi may insurance tayo, libre naman yung pagpapalinis. Kaya, balikan na lang siguro natin pagkatapos ulit, umuwi rin po. Ngayon, tara na. Pauwi na tayo. Dadaan muna kami sa grocery ni Mrs. Dadapot kami ng gulay. Kaibigan, nakita nyo naman ang inyong lingkod na si Lakay. Nakapagpagupit tayo. Ewan ko kung may nagbago ba sa edad nating 40. Baka sana naman nagbago ng 2 taon para 38. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagpagupit. Kaya nang humusga kung medyo bumata ng konti ng 2 paligo. Kaya naman, Mrs., tara na! Pero tayo, maglakad ulit tayo para medyo mas lalo tayong umayat.
at medyo lumaki yung konti yung braso. Ah guys, continuous pa rin ang lakad namin ni Mrs. Wow! Dito kami ulit sa McPhillip. At dadaan kami rito sa Young's. Bibili ng gulay. Pandagdag sa babaonin ko sa pagbiyahe ulit. Mahaba-haba na rin yung linakad namin. Pero sanayin na kami. Sanayin na kami maglakad ng mga 6 to 7 miles eh. Dalawa. Alright. City of Winnipeg. Say hi to the camera. Say hi to the camera. Kasi mi Isis mo ang malakas din ng resistance eh. Talagang wala akong masabi. Akala ko nung unang lalabas kami para maglakad eh, baka magparga to sa akin gako. Hindi, kayang-kaya niya. Wow. Sabi ko nga sa kanya eh, gusto mo bang tumawag na ako ng taxi, mag-taxi na lang tayo. Wala, kayang-kaya. Kaya niya akong sabayan. Malakas ang resistensya. Nakaka 13,000 to 15,000 step kami pagka kami dalawa, yung ordinary lang, pero mas mahaba pa minsan, maabot ang 20,000 step. Youngs guys ha, Youngs. Alis na yan. Diretsahin mo lang yan, doon sa ano na yan. Yes, bahay na namin. Dito nagtatrabaho yung pangalawa kong anak part-time. Ngayon, walang pasok ngayon, kaya dyan siya namamasukan. Pero ngayon, wala pa siya dyan. Mamaya pa ang haba ng shift niya. Woo! Ano ito han? Plastic. Kaya mga kaibigan, dito tayo sa loob ng yung supermarket at nandito ang kabayan natin si Gabriel. Hello, yan. Kumusta po? Ayan, nag supportahan po natin na si Lakay. Thank you. Mabait na vlogger. Well, pagtulog. Mabait tayo pagtulog. Makulit pagkagising. Imbuti ko, pa-easy-easy lang. Santi lang. Kunwari lang busy. Kunwari busy lang. Oo. Enjoy po kayo sa mga vlog niya. Oo, marami tayong mga vlog doon. Sige, ingat oh. Binuksan ko lang yung camera ko dito para makita natin yung kapaligiran. Dito kami bumibili ng kung ano-ano. Gulay-gulay. Ayan guys, ready na kami ni Mrs. para maglakad. Nakapamili kami rito. Malay-level lakarin namin, mga kulang-kulang 2 kilometro siguro yun. Yan yung mga grocery namin ibit-bitin. Dito ka na? Sige. Yeah. Woo! Tawid! Hanggat wala pang sakyan. Oh, meron na. Sagasaan pa tayo dyan. Lakad-lakad mga kaibigan. Alright you guys, at dito na kami sa bahay ni Mrs. Grabe yung parosang ginawa sa akin ni Mrs. Medyo magbigat-bigat yung mga binit-bit namin grocery. Ano? 4 na bag, tagdadalawa kami, sa akin yung mabibigat. At least kahit pa paano, napagpawisan tayo. Minsan-minsan, kasi alam niyo naman buhay ng truck driver, hindi na halos pinagpapawisan yan. Samantalayan ngayon ang pagpapawis kasi medyo summer pa, pag winter yan, malabo ka ng pagpawis. Alam nyo naman, nakikita nyo naman yung gaano kataas dito ang yelo. Ay, ito na ngayon dyan. Ha? Pagipasok ito sa mga, sa ano? Pai. Sa loob. Ando sila sa baba, ma'am. Sa loob? Kabang-kabala. Okay. Ha? Alright, you guys. Dumating na yung mga tawag nito yung binili, in order ko sa online sa Prime, Amazon. Nakita ba lahat ha? Sa lamesa. Tignan natin ito. Ito yung equipment lang naman sa ano, yung mga accessories pag naglalaro, nagbubuhat kasi may dumbbell ako diyan, may bench
May bench din ako dyan. Tignan natin. Sabi nga nila kung ano, kailangan din natin mag-invest sa ating mga sarili. Oh! Sana hindi ako nagkamali ng ano. Wala nang laman. Hindi nagkamali ng sa, ano. Ayan o. Pwede mo paglagyan ako kung ano-ano yan. Yung mami. Hindi ako nagkamali ng... Tawag nito. Size. Okay. Ito yung... Oh my gosh. Para dito yan. Taas na lang pagka mataas. Para pag nagbuot ka. Magandang forma niya. Task ko na lang. Mura lang naman to. Sama sa pabinili. At yung belt. Para sa ganun eh. Para sa ganun eh. May protection tayo sa lower body. Pag nagbuhat tayo. Ito lang naman yung ano, guys. Pag nandito ako sa ano. Bahay. Ito yung belt. Hold on. Kailangan tong belt na to eh. Yan. Pag nagbubuhat kasi kapag wala ito, baka maluslos pa tayo. Yan, ganyan. Delikado. Delikado. Tik-tikan na lang. Tapos ito. Diba? Diyan dapat yan. Tamang-tama yan sa ano. At meron pa tayong... Nandito yung mga gloves yata na in-order ko. Gloves o... wrist. Wrist para dito sa ano yun, para to improve performance. Yan. Pang-balot dito. Para pag pumirsa ka, talagang magpipigayin niya. Yun guys, dalawa. Mamaya magbubuhat ako, testingin natin to. Testing. Okay, meron pa palang isa dito. Kinuha lang pala nung ano ko. So ito yung gloves. Gloves yata ito. Hindi siya yata gloves. Wrist din yata o. Sa wrist ya, din wrist yata ito. Ito yung dalawa wrist na order mo? At ito naman niya yung ano, para dito sa ano, para dito ba? Awan ko, figure out ko na lang. Kasama nito dito eh. Malalaman natin guys. Parang akong in-order na para sa wrist. Tag isa. Ito, figure out ko saan ito. At mayroon tayo nito. Belt. Mayroon tayong ano, guider. Yan. Kano lang din naman to. Kailangan din naman natin minsan mag-invest para sa sarili natin eh. Yan guys. Alright you guys, ito. Naka full battle gear na ako. Kung medyo magandagad ng forma ng mga muscle na. Nakapaggalaw na ng konti ka ganina. Ito is para dito. Demo ko lang. Iti-demo ko. Yan. Para dito, para sa ganun. Sa muscle. Meron akong maliit na ano eh. Ito yung dumbbell ko. Tatignan niya. Ito yung mga equipment ko. Kung dumbbell, pwede. Maganda ito sa dumbbell. Ganyan, para mas maganda yung ano na yung muscle na. Kita nyo. Yan, ito yung gagamitin ko para sa ganun mas maganda yung ano niya. Pero ngayon, hindi ko lalaruin itong mga braso kasi mag-chest press ako. Kaya
Gusto ko lang ipakita sa inyo yan. Pati ito. What are you doing? Patalastas mo na? Ginawit lang. Patalastas. At saka itong belt. Kasi importante ito, ito guys. Belt para pag nagbuhat tayo, hindi maano nitong ano. Protection nito ng ano, ng likod natin. Yung lower part ng anong organs natin yun. Tabi ko lang muna ito dito. Tapos magbubuhat tayo. Like, huwag mo nang laruin kasi I'm already put that thing in there. Ito yung aking pinaka-gym. Maliit na gym dito. Tinatabi na lang namin ni Mami yan pagka matapos maglaro. Hindi na kailangan pumunta sa ano. Hindi na namin kailangan pumunta sa ano. Sa, tawag nito. Sa gym. Pwede na dito sa bahay. Pwede kong tanggalin lahat itong mga to para mas maluwang sa akin. Yan. At tingin natin itong chest press. Warm up. Yan. Yo. Tataposin ko na muna guys yung video. At least nakita natin yung mga in order ko. Yung ginawa namin maghapon. At ito paano mag-build tayo ng konting muscle. So paano mga kaibigan, no? Kita ulit tayo sa ano, sa labas, sa ano na, sa karsada. Peace up guys. Bye. Lakai Pinoy Tracker.